Magandang araw sa inyo, mga kabayan. Narina, ang request ng marami sa inyo, champagne eh. Lulutuin ko ngayon. Sana ipanoodin nyo hanggang dulaw, mga kabayan. Masarap ito. Ayan, mga kabayan, ako'y bumili niyang isang set ng laman lubat na balat ng kambing. Yan, igaling sa isang buong kambing na kinatay doon sa bagong palinggi ko nabili. Ay, kulang 1,000 din yung isang set na yan ay. Yan na, ito ay huhugasan lamang igay. Kahit yan ay mas mukhang mas malinis naman talaga ya, kaysa doon sa laman loob ng baboy ay dapat huhugasan din nating maigi. Alisin yung mga sebo, yung mga taba-taba niyan. Mataba din na rin nabili kong anong aray, mga piyesang aray. Madaming sibo. Siguro may edad-edad na rin kambing. Yan na, basta ihuhugasan lang natin mga kabayan ng husay, ng papagayan. Yan, nakikita ninyo. Kita nyo bagay yung mga tabang yaon na nakaano sa mga bitu-bitu kang yan. Basta yun, dapat lang mga kabayan ni Araw, talagang hugas na hugas. Yan na, malinis na. Ngayon, ready atin yung pakukuluan. Yan, pinapuwi na natin yung ating kalan. Yan, sinalang natin yung ating mga piyesang yan. Yan ay kahit na papagayan ay pwede namang utay-utay tanggalin din yung mga kaibigan nating impurities. Kahit yan ay papaltan natin ang pinagpakuluan yan tulad yung nakikita ninyo ngayon. Yan, aalisin natin yung unang pinagpakuluan para talagang malinis yung ating mga lamang loob na yan at saka yung balat ng kambing. Yan. Tapos lalagyan ulit natin ng panibagong tubig kung saan diyan na natin na palalambutin. Yung ating hindi man itong napakalambaw dahil ba, lulutuin pa natin yung champagne eh. Yung kalahati niya, ang kambing na yan, mga piyesang yan, gagawin ko sinunggaok. Mas, napakasarap. Yan, lalagyan natin ngayon yun ng panimpla. Medyo nakuluan ng maigi eh. Nahalbos na ng ayos at unti-unti na lalambot eh. Palalasahan na rin natin yan. Yung ating sibuyas, bawang, paminta, asin, karikit na alam nyo na. Ayan, mga kabaya. Tatakluban lang natin, babalikin. At ngayon, yan, saktong-sakto lang ang pagkakahalbos yan. Huwag na ko. Huwag yung talagang palalambuting maigidi yan. Yan na. Atin pong papatay ng apaw. At yung carryover cooking nun eh. Sakto na. Ngayon, yan eh. Hindi natin ginayat niya ng pagkahalbos. Yan eh. Sinuot ko muna sa frigidaire. At para yung sebo niyan eh. Mamuumuo at matanggal natin ang ayos. At yung balat na yan, may makunot ko na at kita ninyo. Aba, eh, pag yan, madali nang gayatin, ibig sabihin, lagang lugnot yan, hindi masarap pag sobrang lambaw ang ating mga pyesa. Yung mga kulot na yan, dapat gagayatin nyo ayon dun sa sa ayos na paggayat, yung para hindi kumulot yan pag naluto, yung hindi magbilog-bilog yung mga balat. Ayan na, kita nyo bagay yan mga kabayan, yung mga sebong yan, kung yung hindi ko isinuot sa frigidaire, ay nako, hindi lilitaw yan. Hindi natin kita yan, at kaya dapat talaga pagkahalbos, pag napalamig mo na kaunti, isuot mo na sa frigidaire at na mabuo yung mga sebong yan. At tunay namang delikado yan, binubong yan ay. Yan mga kabayan. Agayatin lang natin medyo pahabang papagayaan. Yung iba, ang sistema sa champagne, ang gayat ay parang mga cubes, parang square-square, ay nakakamukha ng buffets pagkagayaw. Kaya aking medyo pahabang gayaan yan ang aking sistema, ang aking ester, kabayan. Ang ating nagayat, kita ninyo yan. Ayan naman, kita ninyo magayang sibong yan. Ay kung yan eh, hindi ko sinunod sa frigidaire, ay siya. Kasama sa luto. Ngayon, meron tayo niyang at suwete, anato seeds yan, ating binabada na may na tubig, pampakulay. Tapos meron tayo di yung isang kutsara at kalahating oyster sauce, dalawang kutsarang toyo, isang kutsaritang Worcestershire sauce, yan, meron tayong dalawang kutsarang tomato paste, hindi ako nagamit ng banal na ketchup, meron tayong siling haba, yan, itong ating sibuyas giniling na natin doon sa ating magic gilingan, na nakikita nyo palagay, pati ang ating bawang, giniling ko daw, pati itong ating bawang at luya, giniling ko daw, sa ating magic gilingan. Tsaka itong ating pickles. Yan, ginet-get ko yan. Wala akong pickle redis din eh. Anadid din yung mga pickle chips. Yan na mga kabayan ng ating mga pansahog. At ating umpisahan na ang pagluluto ng ating champagne eh. Sana po kayo mag-subscribe yan. Apoy na natin ating kalat. Sasalang natin yung ating magic wok na yan. Kita nyo ba gayaan? Ako, laking servisyo eh. Tunay naman. Paborito kong paglutuan. Ngayon lalagyan natin ng mga isang kutsarang mantika yung ating wok na yan. At ngayon para mas masarap talaga, yan, naglalagay ako ng isang kutsarang star margarine, yan, margarine para talaga mas masarap, mas malinamnam yan. At nga sasangkutsahin na diyan yung ating mga panlakong yan. Natabang ginagawa ko yung pag-aanong yan.
So, kumbatiin nating mga kabayan, viewers and subscribers, si Namucha, Karan, Mary Ann ng Ibis, Western Union. Oh, alam na kung bakit ko binate. Kabait ng mga yan. Ako binigyan ng kwartay. Yun na. Kaya, sasakutsay natin yung ating bawang. Yan, ating sasangag ng karigit ng papagayaan. Pero dapat ialalay ang apoy. Malakas yung apoy ng mga heavy duty na stove. Yan, kaya alalay. Nilagay na rin natin yung ating luya. O, pampasara, pampatanggal ng ang anggo at ng pampabango yan. Ating luya. Ngayon, isasama na rin natin yung ating giniling na sibuyas para talagang yung ating flavor na yung onion, garlic na yan and ginger ay makuha talaga natin ay mahilig akong gilingin yung mga para hindi na ito mahirapan ang paggagaya. Pero kung gusto naman ng gayat na traditional dahil pwede naman nilalagyan natin ngayon ng paminta. Mga isang kutsarita yan. Pwede dagdagan pagka gusto. Haluhaluin na natin. Yung aking nga palang sponsors, M5 Laundry Shop at MGM Kitchenette na doon sa tapat ng Analyst Subdivision sa National Road, Alangila, Batangas City. Open na ho yung laundry shop. Kayo hindi magpalama. Yan, isinama natin mga kabayan yung ating mga piyesang yan. Yan yung kalahati nung kabuuan ng aking biniling isang set na lamalub at balat ng kambay. Itong ating nilulutong champagne. Lalagyan natin ngayon yan ng itong ating tuyo, dalawang kutsara yan. Sigun sa lasa, sa alat, hindi pwedeng dagdagan natin. Pag itinimplahan ko at tinikman ko, pwede naman dagdagan. Bukod dun sa ating nilagay na dalawang kutsarang tuyong yaw, meron tayo yung kutsara at kalahating oyster sauce. Ako, hindi mawawala. At talaga namang hindi naman may itanggay. Ay, pampasarap talaga yung oyster sauce na yan. Ako, mga kabayan. Sa sangkusang kutsahilaan natin papagayan niya, mga kabayan. Ako, hindi ito nagsasabaw sa aking champagne. Ayoko masyadong nagtutubig. Pero pag pulutan, pwede naman. Pwedeng nga sabaw-sabawan ng karikit para hindi magsebo agad. Matagal kainin eh, pagpulutan, kaya nagsesebaw. Yan, ilagay natin yung ating binabaran yung sabaw nung anato. Yung ating aswiti, pampakulay, ang papagayaan. Ngayon, isinama na rin natin mga kabayan yung ating tomato paste. Tulad na sinabi ko kanina, hindi ako nagamit ng ketchup, ng banana ketchup lalo na. Kung tomato ketchup, pwede din. Tomato sauce ng karikit. Yan, pero ang paborito kong gamitin niyang tomato paste. Isasama na rin natin yung ating mga sili at yung ating pickles. Mga kabayan, pampalasa, pampasarap. Gusto kong batiin ang aking hipag na si Cherry Melo. Nakaw, kayo po yung Ari, kayo bumili sa kanyang mga online na sa kanyang online business. Nagtitinda ng mga kung si Cherry Melo. Sa Facebook, hanapin nyo lang Cherry Melo. Yan, nagtitinda ng mga kimchi, mga dream cake, mga baked sanggyupsal. Yaw, kita nyo ba? Nagyan ko ng konti sabaw at para naman hindi tuong kapit-kapit. Dahil nagsisibo yan eh. Lagyan din natin ng mga kalahating kutsaritang Himalayan pink salt. Nakita nyo ba? Kasosyal eh. Ng champagne ikaw, naka-Himalayan pink salt pie. Yan, tapos siyempre, karikit na patamis. Lalagyan natin yan ng mga isang kutsaritang brown sugar na putlain. Yan, halu-haluin na natin. Yan na! Panalo na, papatay na apaw at baka malugnot. Hindi masarap pagka sobrang lambot. Yan na mga kabaya, kita nyo ba gayaan? Champagne kong yan. Gusto ko yan, champagne ko yung iga. Pero pwede rin may sabaw. Masarap din naman pagkamisa. Pero talagang paborito kayo medyo igang gayaan pag ako'y kakainin ko. Pag pulutan, pwedeng medyo may sabaw-sabaw. Kaya yan, ilalagyan ko din ng sabaw mamaya pag pupulutan nila. Yan ang ating champagne mga kabayan. Sana ay nagustuhan ninyo yan at sana ay makagawa rin kayo ng papagayaan. Meron namang iba't ibang style niyan, hindi man ho ito paligsahan, basta ho rin may pakita ko ng akin sistema, bahala na kayong humusga, baga, kaya mukha naman masarap pa eh, pwede yung papula-pulahin pang kulay, pero ayaw ka naman sobrang tingkad ang pula at baka naman magbukang spaghetti. Yan na, kakain na si Sir Boyet, as usual, kita nyo ba gaya, medyo paiga na karigit, sakto-sakto ang anghang at pang-ulam. Pagkapulutan ay hindi pwedeng dagdagan ng anghang, mga kabayan. Kina Ate Flora Beredo and family, Kuya Nelson, sa mga anak nila. Salamat sa laging pagsubaybay sa akin channel, panunood sa mga video. Yan na, kita nyo kasarap niya na ay kabayan. Ikaw, tunay naman. Sana kayo magluto din ng papagayan. Sa aking kasama si Ambitsky, kapwa ko photographer, nag-create na rin ang kanyang sariling YouTube channel. Ambitsky, hanapin nyo mga kabayan, marami din siya magagandang content. Sana ay suportahan nyo din si Ambitsky. Kain na kayo mga kabayan. Ala, ay kita nyo magayang aking champagne yan.
Oh, dito ang napakatingkad ng kulay. Ayan, sakto laang. Kasarap ka pang ulam sa mainit na kanin yung champagne ng iya. Sinasabi ko naman mga kabayat. Oh, sana kayo yan ako. Natuwa din sa akin ginawang video. Aray, matagal nyo nang iniintay rin champagne ng aray. Aray, the best. Ang aming kaibigan, si Alfonso Light. Ay, ito na ang aking champagne eh. Lapas na pulutan. Yan, may sabaw ng karikit. Nilagyan ka. Para hindi mabilis magsebaw. Ay siya. Pandali na. Salamat mga kabayan sa inyong panunood. Sana po huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at hit ang bell icon para kayo updated palagi. Salamat mga kabayan.